Kaya pabayaan mo na lang siya. Pabayaan mo na yan sila. Ang importante, ikaw, mga kapatid, ay malinis ang puso mo sa harap ng Diyos. Malinis ka na, nilinis ka na. Ang kasalanan mo ay nilinis na niya. Kaya huwag mo siyang ipagkaila sa publiko. Huwag niyo siyang ipagkaila sa publiko. Dahil nahihiya kayo eh. Kasi ganito ganyan. Ano sasabihin ng iba? Namamanas ka pa rin. Kasi ang iniisip mo kung ano ang sasabihin ng iba. Sa halip na ang isipin mo ay paano ko mapaligaya ang aking Diyos? Paano ko mapagsilbihan ang aking Diyos? Paano ko, anong maisusukli ko sa aking Panginoong Hesus nang nakita niya ako at namamanas ako, pinagaling niya ako. Kahit sa araw ng pamamahinga niya, pinagaling niya ako dahil mahal niya ako, naintindihan niya ang aking pangangailangan, naunawaan niya ang aking limitasyon. Ano ang magagawa ko upang ako'y ang aking katawan, ang aking buhay ay maging instrumento at sa pamamagitan ng buhay ko, maraming makakakilala kay Kristo Jesus, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kagalingan. Anong gagawin ko? Yan dapat ang iisipin natin. Kaysa ang iisipin natin ay, ano kaya ang sasabihin ng iba sa akin na nag-post ako nito? Mga doble kara, mga ipokrita. Pag tayo ay nasa kay Kristo na, Panginoong Hesus, Panginoong nasa Kristo na tayo, mga kapatid. Hindi na natin iisipin kung anong sasabihin ng iba. Wala na eh, wala na. They are nothing to us. Dahil wala na tayo sa sarili natin. Wala na tayo sa sarili nating pagkukusa o desisyon. Tayo ay nasa Diyos na. Binigyan na natin sa Kanya, Lord, I surrender myself to you. Linisin mo ako, patawarin mo ako sa mga kasalanan, Panginoong Jesus. I surrender myself to you. Ikaw na ngayon, Holy Spirit, ang manahan sa aking puso. O sinabi natin, diniklara natin eh. Kaya siya na ang mananahan. Siya nang bahala. Kung may naninira sa iyo dahil ganyan ka, patawarin mo sila, Panginoon. Di nila alam ang kanilang ginawa. Di ba si Panginoong Hesus nung siya ay nandoon sa ano? Nandoon sa cross na siya ay nilansang na yan, pinako sa cross. Tapos pinagtawanan siya, siniraan siya, ganyan. Oh! Oh! Sige, sabi mo, ikaw ang Diyos. Oh, tanggalin mo yung sarili mo dyan sa cross. Iligtas mo yung sarili mo dyan sa cross. Sige, ikaw ang Diyos, sabi mo. Diyos na mga Hudiyo. Pero ang sabi ni Panginoong Hesus, Father God, have mercy on them. They do not know what they're doing. Oh, see? Kaya ganun din ang gagawin natin. Panginoong Hesus, patawarin mo po ang mga kapatid kong ito. Patawarin mo po ang mga kagrupo kong ito, ka-team ko ito. Patawarin mo po. Wala sila, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Have mercy. No, have mercy. Kaya ayan mga kapatid, kinausap na naman tayo ng Panginoon. Tingnan natin kung mayroon bang Holy Spirit manifestation yan. Marami tayo dito na hindi ko nakikita sa Facebook. Kaya i-invalid ko ang inyong mga panalo dito, ang inyong mga love gift kung hindi ko kayo nakikita sa Facebook. Kasi ang Facebook, yan ang doon natin nakikita ang katotohanan eh. Doon natin nakikita. Okay? Kaya nga kayo binigyan ng load linggo-linggo sa Facebook para sa ganoon kayo ay magkaroon ng load. Gamitin ninyo yung provision ng Panginoon. Gamitin ninyo yung social media upang ikalat sa daigdig ang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Father God, thank you Lord. It's 2 hours and 10 minutes. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoong Jesus.
Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, thank you po.